Kamusta naman kayo? This is Jambayan again for another easy tutorial natin ngayon. Ang version ni Kyle Rafael, ang Antuki, Mr. Corix, yan si Idol Rico Blancos. So, napakadali lang yung mga call na pag-aaralan natin dito guys. No? Simulan na kagad natin ito, huwag natin patagaling pasa eh. Ganito din naman yun, di ba? Diretso kagad tayo dito sa verse. Yung mga call natin dito sa unang verse ay save lang dun sa second verse, no? Para alisahan na lang. C ang unang chord. Yeah. Tapos D minor 7 sus 2. So ibababa nyo lang itong middle finger then sa 3rd string, 7th fret. Yeah. Tapos naka-open na yung port. Then open din yung 1st string. Yeah. So ganun lang kadali yun. Tapos next doon ay itong pangatlong chord natin na F major 7. Yeah. So 3, 2, and 1. Tapos open pa rin yung first string. Kasi kung papakinggan yung maigi, parang laging naka-open yung first string naman. Ayan. Kung gusto niyo siyang lagyan ng bass, itong F, ganyan. Pwede yung ganyan kung kaya nyo. Pero kung hindi naman, ganyan na lang. Actually, pwede rin yung F. Ganyan. Ayan. Paano naman yung strumming pattern natin, guys? So, ganito lang siya. Sa C ay down, down, up, down, up. Change chord, down, down, up, down, up. So, same lang na pattern, no? Then, pagdating sa F major 7, magbabago tayo ng strumming. So, down, 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 up, down, down, up. Again, down, 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 up, down, up, down, up. Yan, so play natin yung mga chord na yan 3 times, no? Iniwutan na dating dito sa end part, ang tuking magiging D minor 7 bar. Or pwede rin naman dito, pero mas okay dito eh. Mas kawig talaga yung tunog niya. So, strumming ay down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Tapos G, so ito lang naka-press, no? Then note, open, open. And open. So, ulitin natin sa D minor 7. Down, up, down, up, down. Down, up, down, up, down, up. G, down, up, down, up, down. Up, down, up, down, up, down, up. So, same lang na pattern. Sa second part itong verse natin, itong last chord na G, ay mag-add tayo ng note na ganito. Parang ganito yung pagkakarinig ko, no? Nag-add siya dito si Kyle Rafael ng note na ganito. Yung first string sa first fret. Yan. So, ganun lang binagawin dyan dito sa second part ng verse natin. So play na lang natin yan. Let's go. Bapad, add itong note na to. Yan, so ganun lang. Then, move on na tayo sa chorus. Let's go! Chorus natin guys, pwedeng gayahin nyo na si Kyle Rafael, no? Pinasimple niya lang. Hinold niya lang bawat chord. No? So, downstroke. Na na na, tapos lipat ka agad. Na 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 na. Yan, so ganun lang, kadali. So, katay na lang natin, no? Kasi yung mga chords, same lang sa verse. 1, 2, 3. Sasalubungin namin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Tatanay merong tip na magkapayarihan kung ayaw may dahilan. Gusto palaging merong paraan. Tapos papasok yung instrumental part. So, ang chord doon ay C.
minor 7 to F major 7 lang, no? Babad. Balik to C. Ayan, tapos magbabago. So, magiging G. G suspended. Ayan, so add nyo lang to. Base ng G. Sa second verse, same lang yun ang unang verse natin, no? Pati na rin yung second chorus. So, play nyo na lang yun. Then, dito sa end part ng song, sa bridge niya, magiging A minor 7 yun. Tapos, G suspended. So, add nyo lang itong isang G. And, tapos, C. Then, F major 7. Then, after nyo, babalik lang ulit tayo. Then, another G. Then, and F major 7. So, yung strumming pattern, same lang din, no? Kantay na lang natin. So, 1, 2, 3, go. G. So yun lang guys, kita kita lang sa next tutorial natin. Sana naman ay naintindihan nyo naman yung mga tinuro ko, no? So kung may mali man akong naituro na chord, comment lang kayo niyan. Again, don't forget to like this video and hit the notification bell para updated ka sa next tutorial natin. Goodbye! Peace out!